Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at narito po tayo sa pangalawang bahagi ng pagbubulay-bulay sa salita ng buhay. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraan. Sa aklat po ng mga awit, 119:105. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay po ninyo sa amin upang kami po ay makapakinig, makapag-aral po ninyo ng inyong mga salita. Dalangin ko po na bigyan po ninyo ako ng karunungan upang may bahagi ko po ng makapangyarihang salita sa oras na ito. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang siyang mausap sa pamamagitan po ng inyong banal na Espiritu. Gamitin po ninyo, Panginoon, ang aking buhay, ang aking dila sa pagbabahagi po ng makapangyarihang salita. Ito po ang panalangin sa matamis na pangalan ng aking Yesus. Amen. Okay, nais ko po kayong dalhin sa isang mensahe na napakahalaga po. At ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay Gumagawa nga ba ang Diyos ng daan? Yan po ang ating pag-aaralan. Dito po sa aklat ng Eksodo, chapter 14, kung babasahin po natin ang kasaysayang ito, nang palayain ng Diyos ang bansang Israel sa pagkaalipin ng sa mga Ehipto, sa mga Egypt. Yan, alam naman po natin ang kasaysayan ng Israelita nang namumuhay sila sa kamay ng mga Egyptian, ng mga saharing paraon. Marahil napapanood po natin sa telebisyon ang kasaysayan po niyan. Siguro bilang isang alipin ay napakahirap na trabaho po niyan. Hindi naman po gaya ngayon, magtatrabaho ka eh pwede kang magpalipat-lipat ng trabaho, no? Pero sa mga panahon noon eh, pagkaalipin ka, alipin ka talaga eh. Ano nga ba ang karakter ng isang alipin? Una, siyempre, hindi ka pwedeng magpahinga kung alimbawa lang eh, nagtatrabaho ka eh, may nagbabantay sa inyo. Kung sinabi niya na hupayin mo to, hupayin mo yan. Sinabi niyang buhatin mo to, buhatin mo to. Kung sinabi niyang wala mo nang kakain, trabaho pa. Wala kang magagawa sa mga panahon na yun sapagkat alipin nga kayo ng makapangyarihang bansa o ng makapangyarihang tao. No? Eh, kung hindi ka pa magtatrabaho, eh, baka lahat ko aabutin mo, no? Ng mga panahon na yun, kung babasahin po natin. Ngunit, sa mga mahabang panahon na nakita ng Diyos ang paghihirap ng kanyang bayan, kahit nangako siya o no, nagbigay siya ng isang salita na palalayain niya ang kanyang bayan, bansang Israel, sapagkat nais ng Diyos na sambahin siya, no? Sambahin siya sa labas ng bansang Egypt. Eh, hindi nga sila makapaglingkod doon kasi nga hawak sila ng paraon eh. No? Ang pananampalataya nila, hindi nila maano sapagkat hawak sila ng paraon. So, ang gusto ng Diyos eh, magtatayo ang bansang Israel ng isang muog o isang templo o isang lugar na kung saan sasambahin ang Panginoon. O, dumating po ang mga time na alam naman po natin na nagpakita ng mga maraming himala ang Diyos sa pamamagitan ni Moises na kanyang lingkod na ang mga himalang ito ay ang siyang naging daan upang maging lumaya po, palayain ng paraon ng bansang Israel. At ang mga himalang ito na makikita natin at mababasa natin sa kasaysayan ng Eksodo sa telebisyon, gaya ng mga pagpatay ng mga panganay, yung tubig, ginawang dugo, no? Marami pang mga kababalaghan ang ipinapakita, mga tungkod na naging ahas, yan, makikita po natin yan. At mababasa natin mismo sa kasaysayan ng Eksodo o sa Biblia. Kung atin pong babasahin. So, in-encourage ko po kayo na magbasa rin kayo ng mga kwento sa Biblia na punong-puno po ng aral. So, makikita po natin dito na sinabi ng Diyos kay Moises na ilalabas niya ang kanyang bayan. So, nangyari po yun. No? Pagkatapos po ng mga himalang ginawa ng Diyos, eh, pinatigas pa rin, di ba sabi roon sa kanyang mga salita, at pinatigas pa rin ng Panginoon ang puso ng paraon upang palayain ang kanyang mga anak o ang kanyang bayan. So, ang nangyari po sa Exodus chapter 14, verse 1, kung babasahin po natin ang mga sumusunod na talata, no, makikita po natin na pinalayas na sila. Pinalabas po sila ng paraon. Nakalabas po sila sa bansang Egypt.
So sa kanilang paglalakbay, makikita po natin sa mga ilang talata sa kanilang paglalakbay, sa paglabas po nila sa kamay ng mga paraon ng mga Egypto, ay masaya po sila. Sa verse 14 makikita po natin na ang kanilang paglabas sa bansang Egypt, ay makikita po natin na sa verse 4 na sumusunod sila sa Diyos, no? Maano pa sila eh, yung mga Israelita, ano yan eh, sumusunod pa sila sa Diyos dahil naniniwala sila sa pamamagitan ni Moises na kanyang lingkod ay ginagamit si Moises, at sa pamamagitan ni Moises ay nagpapakita ng himala ang Diyos na si Yahweh. So ganun din sa verse 8 mababasa po natin na meron silang pagtitiwala sa Diyos, no? Dahil naniniwala sila, dahil mapapansin po natin eh lahat sila, lahat ng gustong maglingkod kay Yahweh pinalabas po, no? So bansang Israel. So ganun din ang kanilang sa verse 10 makita po natin na may takot sila sa Diyos sa mga panahong yon. So sa kanilang paglalakbay. So mapapansin po natin dito nang naglalakbay na sila, no po, naglalakbay na sila, at naisipan po ng paraon na at ng kanyang mga tauhan na wala na tayong alipin, wala na tayong mauutusan kung paalis aya natin ang mga Israelita na umalis dito. So siyempre, bilang isang amo, siyempre mag-iiba ang ano mo dahil wala ka nang uutusan. No, wala nang maghuhukay, wala nang kung anumang mga gawain na nasa loob o nasa labas ng bansang Egypt sa kamay ng paraon. So naisip niya na habulin sila at para ibalik sa kanilang bayan. So ang nangyari po habang naglalakbay sila, no, nakita po ng mga Israelita na paparating ang mga Ehipto, na alam naman natin naghanda ang paraon ng kanyang mga kabayo, mga karwahe, na may mga nagsuot ng mga pandigmayan upang no. So ang nangyari po, nakita yan ng mga Israelita. So syempre natakot sila, no? Natakot sila. So sinabi nila kay mo, siyempre, biruin nyo, dagat po ang makikita mo. Walang bangka, wala. Paano ka tatawid sa ganyang, no, kaya, ang ginawa po ni Moises, lumapit siya sa Diyos, lumapit siya kay Yahweh. Di ba? Lumapit siya kay Yahweh na, bakit mo ko tinatawag? Sabi po ni Yahweh. So sumagot naman na, ibig sabihin na, sumagot ang Diyos sa kanyang, alam niya, alam naman ng Diyos yun eh. Yung sitwasyon na yun, alam niya yun eh. So sabi niya, anong ginagawa mo? Bakit hindi mo kunin ang tungkod mo at ihampas sa dagat? So nangyari po yun, sumunod po si Moises. Sumunod si Moises, kinuha niya ang tungkod. At nakita naman po natin na iningi niya ang kapangyarihan ng Diyos ang, dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. No, ginawa po ni Moises ang sinabi po ng Panginoon na ilagay ang kanyang tungkod sa dagat o yung pasang kanyang tungkod sa dagat. So ano pong nangyari? Nang maihampas po niya eh, lumuwang po. Makita naman natin sa movie, no, ano po yung dagat. At nagulat ang mga Israelita. Nagulat dahil biglang yung dagat, biruin nyo, gaano kalalim ang dagat, no? Gaano kalalim yan? Gaano kaluwang ang dagat? So dahil sa kapangyarihan ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa mga Israel, sa kanyang bayan, ayaw na ayaw niyang mapahamak ito. Kaya yun ang ginawa niya. So ang ginawa po ni Moises, sinampas niya. So, saka po sila tumawid. At habang tumatawid sila, pinagmamahdan nila yung tubig sa... Siyempre, no, himala ng Diyos ang makikita mo. Biruin mo, dagat. Tatawirin mo. Tuyong-tuyong lupa. May mga bato-bato pa na malalaki na makikita po natin sa television, sa movie na ating pong panonoodin. So, makikita po natin dito, pagkatapos po nilang makatawid at ang mga Egyptian po ipaparating na. So, siyempre, nagmamadali na sila makatawid. So, nung nasa kabila na sila, paparating na po yung mga Egyptian at nasa kaligitnaan na sila ang mga Egyptian. So ang ginawa ni Moises, di ba? Inano niya yung kanyang tungkod muli upang sa kapangyarihan ni Yahweh, sa kapangyarihan ng Diyos ay ang dagat po ay babalik sa dati upang matabunan ng mga Ehipto.
matabunan po ang mga ito. So yun po ang nangyari. Ang sinasabi po rito ng kasaysayan na walang natira ni isa. Lahat po nalunod. Eh dagat ba naman eh? Eh talagang mamamatay lahat ng kabayo, lahat ng tao na makikita po natin sa ganoong pangyayari dahil dagat na po ang lumunod at pumatay sa kanila. So makikita po natin dito ang kapangyarihan ng Diyos. Tumutugon nga ba ang Diyos sa mga suliranin ng mga taong nagtitiwala sa Kanya? Opo, 100% po tumutugon ng Diyos sa bawat pangangailangan ng mga taong nagtitiwala sa Kanya, sa mga taong nananampalataya sa Kanya ng buong puso at nagtitiwala sa Kanyang mga salita. Mapapansin po natin dito, mayahalin tulad po natin ang bansang Ehipto, ang mga Egyptian, sa suliranin. Ikaw na bilang tao, no, siyempre, ayaw, yung mga mabibigat na problema sa buhay mo, ayaw na ayaw mong mangyari yan. Kung may mga problema man na dumating sa buhay mo, ayaw mo nang balikan pa yan. Gusto mo lumipas na yan, gusto mo lumaya ka na doon. Lumaya ka na sa ganyang sistema ng problema. So bilang mga Israelita, siyempre, natatakot sila na maalipin silang muli. No? Maalipin silang muli ng mabigat na problema na dagok sa kanilang buhay na ayaw na nila bumalik pa roon. Sa buhay natin ganun din. Ayaw na ayaw nating bumalik sa mga problema, mabibigat, mga malalaki gusto natin. Ayaw nating maranasan ang mga bagay na yan. Ayaw na nating bumalik. No? Ngunit dahil sa pagmamahal ng Diyos, dahil sa pananampalataya mo, dahil sa pananampalataya ko, dahil sa pananampalataya ng iba, tumutugon ng Diyos sa bawat problema ang ating kinakaharap po. Gaya ng kasaysayang ito. Gumagawa ang Diyos ng daan sa mga problema mo. Hindi mo ba napapansin? Nawawala na lamang ang problema at nalulutas na lamang bigla. Kagaya ni Moises, naniniwala siya sa salita ng Diyos na kung ang mga Israelita ay babalik muli sa pagkaalipin sa bansang Egypt, mahirap po para sa kanya yon. Isang malaking suliranin sa bansang Israel. Mawawalan po ng pananampalataya ang bansang Israel sa ganong pangyayari. Kaya alam ni Moises na ang Diyos ay gumagawa, na ang Diyos ay tumutugon sa mga problema kinakaharap ng kanyang mga anak, ng mga nagtitiwala sa kanya. Sabi nga ng awitin, God will make a way. Gumagawa ang Diyos ng daan sa mga problema. Gaano man po kabigat yan, gaano man yan na kalaki. Sabi ko nga doon sa mga nakakausap ko at pinopost ko minsan sa Facebook ko, kung ang problema mo man ay sinlaki ng barkong Titanic na pinakamalaki sa buong mundo, ang kapangyarihan naman ng Diyos ay sinlawak ng dagat. Gaano nga ba kalaki ang Titanic kapag nasa dagat na? Para lamang pong langaw yan. No? Ganyan po ang kapangyarihan ng Diyos. At tumutugon ng Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya at sumasampalataya kagaya ni Moises. Kagaya ng mga Israelita, tinugon ng Diyos ang kanilang kahilingan sa pamamagitan ni Moises na lumaya sila sa pagkaalipin, sa mabigat na problema, sa mga suliranin kinakaharap nila sa buhay. Tayo bilang tao, ikaw, anong mga problema yan na nais mong maibsan? Anong problema mo ngayong kinakaharap? Anong mga suliranin yan na umaalipin sa iyo? Na gusto mong lumaya? Gusto mong palayain ang sarili mo sa mga bagay na yan? Galit ba? No? Hinanakit? O anumang mga pagsubok na dumarating sa buhay mo? Nariyan ang Diyos na gumagawa ng daan upang tawirin mo ang kalayaan, ang kapayapaan, ang problema na kinakaharap mo. Nariyan ang Diyos. At yan ay aalisin ng Diyos. Yan ay gugunawin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Gaya ng mga Egyptian. Pinatay niya. Papatayin ng Diyos ang mga suliranin yan. Kung magtitiwala ka sa kanya ng lubusan.
kung ipagkakatiwala mo sa kanya ang mga suliranin niyan. No? Sinasabi po sa kanyang mga salita sa Kawikaan 3 and 5 and 6, no? Kung atin pong babasahin dito, sinasabi po rito ng kanyang salita ni Haring Solomon. Po, mababasa po natin. Napakaganda po ng kanyang sinabi rito sa aklat ng Kawikaan 3, 5, and 6. So, babasahin ko po sa inyo. Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ganyan po ang nangyari sa kasaysayan sa kanyang mga Israelita. Buong puso silang nagtiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Moises at nanampalataya na kaya silang palayain ng Diyos sa ganyang sitwasyon. Kahit gaano mang gaano kahirap, pinalaya pa rin sila ng Panginoon. Gumawa pa rin ang Diyos ng daan. Ang mga himalang ginawa ng Diyos sa bansang Egypt sa pamamagitan po ni Moises, yun ay mga pamamaraan ng Diyos upang makita ng mga Israelita ang kapangyarihan ng Diyos na may plano ang Diyos sa kanilang mga buhay. At mababasa po natin sa mga ilang talata sa Exodus chapter 14 verse 26 ang kapangyarihan po ni Yahweh ang gumawa ng daan upang makatawid sila sa dagat. Upang maalis ang problema sa kanilang mga buhay, ang mga suliranin na napakabigat ilang taon silang inaalipin. No? So, ganun po. Sa verse 30, makikita po natin na mayroon silang takot at pananampalataya sa Diyos. Kaya sila nakatawid sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Yahweh. Sa pamamagitan po ni Moses. Kaya kung ano man ang suliranin mo ngayon, magtiwala ka sa Diyos. Ang Diyos lamang ang siyang pwedeng mag-alis ng mga suliranin mo sa buhay. Ipagkatiwala mo ito sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, may pagpapasalamat, pananampalataya. Magtiwala ka sa salita ng Diyos. Awit 119:105. No? Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraan. Napakakapangyarihan po ng salita ng Diyos kung ating sasampalatayanan. At sana nakita mo ang kapangyarihan ng Diyos, nakita mo ang paraang ginagawa ng Diyos, gumagawa ang Diyos ng daan sa anumang suliranin na kinakaharap ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. God bless.